Ka, talagang dapat tumpak ang ginagawa mo, lalo na sa pagsugpo ng kasamaan. Leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens by instituting systems of fairness and equality. Leaders should not be a terror to good conduct. Proverbs 17:15, he that justifieth the wicked and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Tapang at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. So, bilang leaders, kailangan matuwid ang iyong paningin. You know, public office is a public trust. Public office is a public trust means that a leader has been entrusted with public power by the people, and as an officer, he holds this power in trust to be used only for the benefit of the people, and never for the benefit of himself or of a few. He must safeguard the interest of the nation. The views and opinions expressed by the program host did not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suwanosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at ang Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong kalagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang panatero. Yes. Walang inuurungan. Woo! Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang panatero. Boses ng ordinaryo Pilipino. Panatero sa'y walang makakaawan. Yan ang panatero. Yes. Walang inuurungan. Woo! Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang panatero. Boses ng ordinaryong Pilipino, panatero sa'y walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo nanonood ng Banatero sa SMNI. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman si Master Judea. At ako naman po si Jay Guevara. At syempre ako po si Attorney David Castillon. Tayo po ay nagagalak at napasama po tayo sa mga gwapong lalaki. Ayan. Ito ang ating guest. Simulan kaagad natin. Si Attorney David Castillon. Siya po ang second nominee ng Ako OFW Party List. At siya po ay matagal na pong tumutulong sa ating mga kababayan na OFW. Kaya pag-usapan natin ang kalalagayan ng mga OFW ngayong panahon na kung saan tila, ewan ko ha, tila napapabayaan. So alamin natin kung ano po ba ang mga nangyayari ngayon sa mga OFW. Simulan natin, no? At paano po ba nagsimula ang itong party list ninyo, sir, na Ako OFW Party List? Ito po ay nagsimula siyempre sa mga overseas Filipino workers na talagang gustong makatulong sa kapwa OFW. Kasi nakita nila na ang OFW malaking sektor, pero ito ay napapabayaan. Alam mo, ang OFW nakikilala lamang sa panahon ng eleksyon. Kasi pagka walang eleksyon, yung mga OFW natin, ano yan, ginagahasa, binubugbog, hindi pinapalabas. May mga hindi sinahuran. So lahat ng klase ng pangalipusta, mayroon dyan, pinapatay paminsan. Kaya napakahirap ng kalagayan ng ating mga overseas Filipino workers. At nung nagsama-sama sila, naitayo nila yan,
At lumawak yung saklaw nung ako OFW at yan ay nagsimula sa Kuwait, no? At yan, nakakuha po yan ng suporta sa iba't ibang bansa at marami po yung mga chapters. At lahat po yan, ang advocacy ay sa pagtulong ng ating mga overseas Filipino workers. Alam nyo, malapit ako dyan sa mga OFW kasi once upon a time naging OFW po ako sa Qatar. So alam ko itong mga pinagdadaanan ng mga kababayan nating OFW kahit akala nung iba kasi masaya ang OFW dahil nasa ibang bansa. Pero ang totoo po niyan, matinding paghihirap, trabaho. Minsan nga, hindi pa sila nabibigyan ng day off, di ba? At the same time, akala nung mga kamag-anak nila, madali ang buhay doon. Ano ho ba ngayon ang kalagayan ng ating OFW ngayon at compare nung dati, nung panahon ni Pangulong Duterte at yung ngayong panahon ngayon? Ano ho ba ang, kamusta naman po ang mga pagtrato ng ating gobyerno sa OFW? Malaki ang kaibahan ng kalagayan ng ating overseas Filipino workers kumpara doon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi nung panahon ni PRRD, pag merong problema at napabayaan, pwede mong isang sumbong lang doon sa Malacanang, meron silang yung Presidential Complaint Center. Mag-email ka lang doon at pag nakarating talaga kay PRRD, ang talagang tinututukan niya kasi mahal na mahal niya yung mga overseas Filipino workers. Kaya ang dami mong pwedeng masumbungan noon. At talagang kapag nagpabaya ang isang opisyal ng gobyerno, meron at meron silang kalalagyan. Pero ngayon, etong pagpasok po ng bagong administration, ay siyempre tinitingnan natin. Tayo po kasi matagal na sa OFW, no? Ngayon, medyo mabagal ang pag-responde sa mga problema ako ng OFW. Ako alam po kung bakit mabagal. Bakit kaya? Sayang hindi MW, no? Hindi, alam nyo kasi si Mocha po, dati di ba sa OWA po yun, no? Yan, no? Laging nakakatanggap ng tawag mula sa opisina ni Pangulong Duterte. Pinapaasikaso niya lagi doon kay Mocha na asigasin to, siguraduhin tutukan to. Pero ngayon, sad to say, pasensya na po, medyo ano lang po, nakikiano lang tayo. Pero alam ko kasi kung paano gumalaw yung bagong sekretary ng DMW na si Kakdak, eh. Hindi nyo, kaibigan nyo po ba yun? Lahat yan, kinakaibigan natin kasi mahirap pang pagawain natin lahat. Oo. Walang pangyayari. Kaya ang ginagawa natin, nakikisama po tayo. Pero tama yan, no? Totoo yung sinasabi mo. Yung pong kasing mga ginagawa natin na kapag ka merong problema yung OFW, pag ready na kasi yung kanilang exit visa, yung mga pwede nang pauwiin, yun ang mabilis, eh. Mabilis aksyonan. Pero ang totoong problema ng OFW, hindi yun sa mga ready nang repatriate, eh. Kundi yung doon sa mga ginagahasa, doon sa mga binugbog, doon sa mga biktima ng contractual violation, yung hindi sinahuran. Ang tanong kasi dyan is, isa pang malaking achievement sa buhay, yung bang mapauwi mo yung OFW? Ano ba, nahingi siyang tulong? Hindi yun, eh. Actually, magdadagdag lamang yan sa problema ng isang overseas Philippine workers. Bakit magdadagdag? Napauwi na nga, eh. Paano kasi, pinauwi mo yung OFW, yung gumahasa, hindi naman nasampahan ng kaso. Hindi naman siya naparusahan. So, kaya nangyayari, pag pinauwi mo dito yung overseas Philippine workers, wala rin dalang pera. Bakit? Hindi nakasuhan, hindi siya nakakuha ng danyos. Dito siya ngayon mahihirapan sa Pilipinas. Yung iba ay nahihiya dahil ginahasa, eh. Paano? Hindi mo naman po pwedeng i-broadcast na ginahasa ako, kaya dito kang makakakuha ng pera, kaya nagtatago ang mga yan. Attorney, ito kasi yung ano, nung kami, lagi kasi chief of staff ako ni Mocha noon, nung nagpupunta kami ng mga Middle East noon para tingnan yung mga kalagayan ng kababayan natin. Ang lagi kong nakikita na kulang, abogado. Walang abogado doon sa lugar na yon na magtatanggol para sa kanila. Ito ho ba kasama sa programa ninyo just in case kayo po ay palaring manalo na sa party list ninyo? Totoo yan. Kasi alam mo, dalawa ang klase ng abogado na nandun sa job site dapat. Ano? Meron kang abogado na nanggaling sa Pilipinas, tapos yan siya ang pinakamagaling dito sa Pilipinas, ano? Pinakamatalino, pinakamagaling, tapos dadalhin mo doon sa ibang bansa, wala rin magiging silbi yun, eh. Bakit? Hindi naman siya marunong mag-arabic. Hindi niya rin naiintindihan kung anong nangyayari doon. Pangalawa, hindi naman siya authorized na mag-practice doon na pagka-abogado. Ganun din. In the same manner that other lawyers, kapag ka pumunta rito sa ibang bansa, hindi naman sila makakapag-practice dito. Kaya tama yung sinasabi mo ng abogado talaga na dapat maraming abogado na local. Mga Arabo sila dapat
at piliin nila yung magaling. Ay, yun ay bayaran nila ng tama para magkaroon po talaga ng justisya. At alam mo, nung nandun ako sa congressional hearing before, no, merong report kasi na napakaganda, no? Galit na galit yung senador kasi alam mo kung bakit? Sa dinami-dami daw, sa laki ng budget at sa dinami-dami ng kaso na hinawakan nila doon ng abogado, zero ang acquittal rate. So ibig sabihin noon, lahat ng problema ng ating mga overseas Filipino workers ay palpak lahat, puro sablay. Kaya galit na galit, alam ko si Senator Joel Villanueva ata yun eh. Galit na galit siya, sumisigaw siya doon. Totoo yung observation niya. Puro talo ang kaso ng mga overseas Filipino workers. Mas malalayo kung wala nga ang abogado. Paano ka mananalo eh, wala nga ang abogado. Yun nga may abogado, hindi manalo-nalo eh, yun pa kayang wala. Kaya totoo yan, malaking problema yung kawalan ng tulong legal sa ating mga overseas Filipino workers. So paano kaya sa tingin niyo masusolusyonan yung ganyang klaseng problema? Eh malaki naman po ang budget eh. Alam mo, merong action fund, merong legal fund, kumpleto ang budget ng ating gobyerno. Ang problema nga lang, eh syempre depende doon sa implementation. Kahit naman lakihan ng budget, kung mahina yung pag-implement, eh kung makuha mo puro mga pulpul ng mga abogado, makuha mo doon o di kaya tinitipid, eh puro talo ang kaso. Kasi ang tanong dito, mas marami pa kasi ang tinamaan ng kidlat kaysa doon sa mga nabitay na mga over, na mga masamang amo, mga nanggahasa. Eh kailan ka nakabalita na may mga binitay? O di kaya mayroong mga naparusahan na biktima ng mga contractual violation, nagreklamo tapos naparusahan yung mga amo nila. Yung mga hindi nagpapasahod, yung mga nabubugbog. Wala kang mabalitaan na kinasuhan at nakulong. Ang mababalitaan mo lang lagi, pinapauwi dito sa Pilipinas. Eh, actually, ano talagang, ewan ko, feeling ko talaga, ang hirap po kasi, siyempre, iba rin yung, ano eh, iba rin yung lingwahe ng doon eh. Marami nga tayo magaling na abogado dito, pero tama kayo, pagdating doon, eh, hindi naman kabisado at hindi rin naman makapag-practice ng kanilang ano. So, eh paano, kunwari, may budget nga, o may pera para doon, eh, ipagtatanggol kaya tayo ng mga, sabihin na natin, specifically, mga Arabo, tutulungan kaya mga Pilipino noon? Eh, kagaya rin po dito sa atin, ano, sa Pilipinas. Alam mo, may ating Saudi Embassy. Subukan mong magwalang hiya dyan sa Saudi Embassy. Eh, hindi ka ubra dyan, magagaling ang abogado dyan. At ang nagtatanggol sa mga Arabo dyan ay Pilipino, mga magagaling na lawyers. Kasi maganda ang pasahod, maganda ang pagkaalaga sa mga abogado. Kaya dapat ganun din doon sa ating mga embassy. Ayan ay pasasahuran mo na maganda. Tapos siyempre, yan ay babantayan mo siyempre. Hindi porkit ikaw ay nakapag-hire ng abogado, tapos ipapaubaya mo lang doon. Tama ka, baka mamaya makipagsambuatan yan doon, ibenta yung mga Pilipino. Eh kailangan yung pag-implement yan, bantayan mo rin yung abogado. I-check mo yung kinikilos niya. Siyempre, merong isang tao na ang trabaho niya, bantayan, intindihin ko ano yung batas doon sa job site para malaman niya kung pinagluloko ba siya ng abogado o talagang tama ang ginagawa. Sir, speaking of that, kasi may nag-comment dito isang subscriber natin, si EJ Warrior. Eh di ba yan ang primary job description ng isang agency? Hindi lang ikaw ay bigyan ng trabaho, but to make sure you're protected by this agency, alagaan ka ng agency mo. Kasi parang management yan eh. Yan ang dapat maintindihan talaga ng publiko, ano? Kasi ang trabaho, ano ba talaga ang trabaho ng recruitment agency? Ang trabaho ng recruitment agency ay mag-recruit ng mga qualified na tao, pagkatapos sundin ang batas sa pagde-deploy, at pag na-deploy na yan, kailangan i-monitor nila kung yung contract ba ay nasusunod. At then tingnan nila pag nagkaroon ng problema, dapat magkaroon ng immediate action, at pag nanghingi ng tulong para magpa-uwi, may repatriation. At syempre, ang kanilang purpose is to make sure na protected, at saka yung interest and welfare ng overseas Filipino workers ay talagang hindi siya napapabayaan doon. Pero, ang tanong, sa pagpili ng employer kasi, lagi ang sinisisi yung recruitment agency. Ang hindi alam ng publiko, sino ba talaga ang namimili ng employer? Ang namimili ng employer ay ganito. Dumadaan po kasi yan sa checking. Kumbaga, yung mga employer doon, dadaan sila sa dating polo, itong migrant workers office. Sila kasi ang inatasan ng batas na sabi doon, piliin mong mabuti yung mga employer na hindi blacklisted. Tingnan mo muna, baka mamaya nanggahasa na yan. Baka mamaya may pinatay na yan. Sa polo yan. So sa polo yan, kailangan i-verify nila, i-check nila, i-profile nila yung employer. Lahat kasi individual contract, lalo na sa mga katulong, i-verify nila yun. Hindi lamang yung employer, kundi pati yung ating
foreign agency doon, i-check nila, baka mamaya ang pangit ng record, puro mga tumakas, napunta doon sa polo. Hindi lamang yon. Sa pag-accredit, titingnan din yung mga papeles. At pagdating dito sa DMW, i-check pa ulit. Kung yung tao ba yan ay nakasuhan, blacklisted ba yan, nasa watchlist ba yan. So napakaraming listahan. Ngayon, meron pang may blacklist na, may whitelist pa ngayon. Sir, yung polo, di ba nasa ilalim ng embahada yan? Nasa ilalim po yan ng Department of Migrant Workers ngayon. Dati, sa, kasi sa alam ko, Dole. Dati ay under po yan sa Dole. So ngayon, nasa DMW na siya? Nailipat na po siya sa DMW. Department of Migrant Workers. So dapat pala, ang katukin natin dyan at yung DMW kaya, to make sure, di ba? Lagi kong sinasabi na pag merong masamang nangyari sa ating overseas Filipino workers, huwag agad tingnan yung recruitment agency. Kasi ano ang nangyayari? Halimbawa ganito, kakadeploy mo lamang ng isang worker. Eh pagdating doon, kinabukasan, ginahasa agad ng kanyang amo. Tapos, syempre para hindi mahuli ang amo, ang ginawa, kinabukasan din, pinauwi rito sa Pilipinas. So, paano ngayon nahabulin ng justisya? Pwede nilang gawin yan kasi sila nag-issue ng exit visa. So, yan ay hindi kagustuhan ng recruitment agency kasi, for example, yung may-ari, laging nagsisimba doon sa baklaran. Dasal siya ng dasal na sana yung worker ay hindi siya mapahamak. Pero pagdating doon, hindi nyo kontrolado yung attitude, mindset, and behavior ng iyong employer. Now, dapat talaga, ang unang concentration dyan is, ano ba talaga ang ginagawa ng ating foreign agency? Dapat doon higpitan at syempre dapat yung bilateral labor agreement yun ang paigtingin na, alam mo, doon kasi nakalagay na pag may mga violations, dapat parusahan talaga yung mga employer, dapat sila ay magbayad ng malaking danyos. Kapag nananakit sila, kailangan makulong. Kasi kung hindi yan siya mangyayari, lalaki ang ulo actually, ng mga employer. Nagka-problema pa nga kami dyan dati ni Mocha dun sa Dubai. Kasi nagpunta kami ng Dubai dyan. Maraming nagre-reklamong OFW. Particular na dun sa gobyerno natin doon. Yung ano bang tawag dun sa... iba kasi yung embassy natin nasa UAE. Pero ito sa Dubai. Actually, isa yan nga sa binanatan ko. At pinatawag pa ako, sa akin pa nagalit. Nagagalit daw siya dahil... Doon daw sa Middle East, bawal ang bumabanat sa social media. E binanatan ko yung parang kanilang pinuno doon. Kasi ang sungit. Kesa natulungan yung kababayan natin, hindi ho tinutulungan. Which is yun po sinasabi nyo ngayon, hindi kasalanan ng agency. Dapat yung atin hong gobyerno na naandoon, na nagre-representa sa atin, yun ang mag-asikaso. Tama po, di ba? Tama yan. At sa totoo lang, itong mga huling linggo, meron nga akong inireklamo sa ating Department of Migrant Workers, mga labor attache, mga suklada ng mga staff. Hanggang ngayon, meron pa rin bang mga ganyan? Napakarami. Pag tinanong mo ang mga overseas Filipino workers, imbis na distress na yung ating mga OFW, na-stress pa. So ang tawag sa kanila, stress, distress, OFW. Kasi imbis na matulungan sila, mas lalo silang nahihirapan nun. Dati, seminay din ang naging tulay kung paano nabulgar ang mga kabulastugan sa shelter. Ako ang nagbulgar dati sa shelter. No, dahil sa SMNI, nabulabog ngayon lalo na sa Kuwait. Kasi naandun na mas malala pa sa sardinas yung sitwasyon. Kasi may natutulog sa hagdan, may natutulog sa malapit na sa kubeta. So parang mga baboy talaga na literal yung mga overseas Filipino workers. Kaya nakakaawa talaga. Ayan, kita mo may mga file video tayo. No? Yan po ay binulgar dati ng SMNI. Marami nagpasalamat yan dati sa SMNI. Kasi kung hindi dahil dyan, hindi sila makakauwi agad-agad. Tsaka masusungit pa yung mga animal na yan. Pasensya na, yung pong mga... hindi, yung mga natin dyan, mga representante ng gobyerno, may mga gago pa ho talaga yung mga karamihan dyan. Hindi ho siya nagbibiro kasi I was there. Nakita ko yung shelter. So medyo naiinis yung iba. Actually, mapapaiyak ka nga pagka nasa shelter ka kasi talaga nakakaawa ho yung ano. Ngayon, pag pinuna mo, sila pa ang galit. Nakakalimutan ata ng mga tauhan natin dyan na kayo po ay public servant, hindi ho kayo mga boss dyan. So wag ho kayong galit-galitan, sungit-sungitan. Sana, kaya nga ako, natutuwa ako dahil meron tayong kasamang isang tagapagtanggol ng mga OFW. At tama ho yung sinasabi nyo, sir. Sana maiwasan na yung ganyang klaseng mga pag-uugali na mga nasa gobyerno natin na naandyan. Hindi po kayo nandyan para magbakasyon, no? Yung mga animal kayo. Nandyan po kayo
para pagsilbihan ng mga OFW. Alam ko, minsan makulit kasi yung OFW. Aminin natin, minsan makulit ho talaga, minsan tayo rin yung nagkakamali. Kasi alam mo, mga kababayan natin, minsan dala-dala yung, yung mga pamahiin, tapos dadalin dyan sa Middle East, masyado silang dyan, black magic sa kanila yung pamahiin, Kaya nagagalit minsan yung mga amo. Minsan, may kakulitan din tayo. Kaya lang, gayunpaman, bilang ama, kasi kayo yung ama dyan, yung ating embassy, kayo yung ama dyan na mga kababayan natin, sana i-guide nyo na lang. Diba? Kung ayaw nyo na makulitan, umalis na kayo sa trabaho nyo. Parte yan ng trabaho ninyo. Sana, attorney, may maisilbihan pa kayong mga kababayan nating OFW. Sa tagal kasi ng problema ng mga overseas Filipino workers, alam mo, maraming sumubok dito na lutasin ang problema ng OFW. Marami. Merong mambabatas, merong mga nakaupo sa gobyerno. Lahat sila gustong malutas ang problema ng OFW. Ang tanong nga ba, nalutas ba talaga ang problema ng OFW? Hindi eh. Bakit? Meron nga iba dyan, mababatas, 3 taon na natapos, wala nang nagawang batas. Paano mo malulutas? 3 taon ka nakaupo, tapos ni isang batas, wala kang nagawa. Paano mo lulutasin ngayon yan? Ikaw ang representante dyan, hindi mo nakita. Hanggat hindi nakikita yung totoong problema ng OFW, hindi ka makakahanap ng totoong solusyon. Minsan, mali yung nakita mong problema, hindi ka rin tatama doon sa solusyon. Mali nga nakita mong problema . Paano po ba ito malulutas talaga? Hanggat hindi naayos, isa lang ang kalutasan . Bilateral labor agreement. Subukang ipatupad ng tama ang bilateral labor agreement. Ano ba nakalagay doon sa bilateral labor agreement? Gobyerno sa gobyerno nag-uusap. At ang sabi doon, yung gobyerno na kung saan sila ang nag-hire ng mga overseas Filipino workers, dapat alagaan nila yon, sahuran ng tama, bigyan ng day off, bigyan ng rest day, maganda accommodation, huwag kunin yung mga papeles, huwag bugbugin, dapat yan ay bigyan ng napakagandang working condition. Pero hindi natutupad, may mga contractual violation pa rin. Kasi dapat dyan, imbis na pauwiin lamang ang tao kapag nagkakaproblema, pursigin talaga, even the slightest violation, dapat ipupurso ng ating gobyerno na masampahan ng kaso yung mga employer natin doon. Kasi, very good example is, yung halimbawa, binugbog. Binugbog mo yung OFW. Ngayon, ang pulisiya kasi ng ating gobyerno ngayon, sa DMW, pag may binugbog, susulatan lang yung recruitment agency. Kawawa yung OFW, pauwiin mo ngayon yan. So pag hindi mo pinauwi, suspindihin kita. Ngayon, ikaw ang may-ari ng recruitment agency. Mamili ka, pauwiin mo yung OFW o suspindihin kita, masira negosyo mo. So siyempre, kung ikaw may-ari ng agency, pauwiin ko na lang ito. Pero dahil sa kagustuhan na mapauwi agad yung OFW na nagka-problema, hindi nas kasuhan, hindi ngayon nagkaroon ng parusa yung masamang amo na yan. So ngayon, iniisip kagaya niyan, may mga sexually harassed. So kung ikaw ang amo, iisipin mo, ganyan pala kaganda ang pulisiya ng Pilipinas. Pag ito ay babastusin ko, papauwin lang nila. Ang tapos agency pa ang magiging, magkakaproblema. Siya pa ngayon ang habulin ng gobyerno. So ngayon, hihipuan ko ito, babastusin ko, tapos papawin ngayon. Papalitan ng mas magandang OFW. So susubukan ko na naman na pwiporsahin ko ito, tapos papawin na naman. At yung pangatlo, sabi niya, nakadalawa na ako . Wala man ako, hindi ako nakasuhan, hindi man lang ako nagkaroon ng danyos, no? Ang gagawin ko ngayon, subukan ko naman na gagahasain ko naman ito. So, ganyan na nangyari, kasi wala nga na paparusahan . Kaya lumaki nang lumaki yung ulo nung mga buwisit na mga amo na yan. Kaya walang kaba, walang takot. Wala nga napaparusahan . Kaya nga maganda, attorney, siguro din yung nangyari nung kay Pangulong Duterte, di ba? Nung nagkaroon ng ban, kahit papaano, nagkaroon ng takot sa ating gobyerno natin. Pero ngayon ba, meron mo ba kayo nakikitang ginagawa ng gobyerno natin para maprotektahan itong mga to, o talagang pinabayaan at binudol lang? Makikita mo kasi yung pagiging effective ng isang gobyerno, no, sa atin lalo na, doon sa dami ng mga kinasuhan at
naparusahan at nabigyan ng hustisya. Mm. Hindi kasi paramihan lang napauwi ito eh. Kasi kung paramihan lang nang pauwi ang labanan pala rito, edi kumuha ka na lang ng pagkalaki-laking pondo at kumuha ka ng sarili mong eroplano. Mm. Tapos kung yan lang magiging achievement mo sa buhay, pag may problema doon, pauwiin mo ng pauwiin, di sarili ka na lang, huwag ka na mag-charter ng eroplano. Mm. Pero hindi kasi yan ang mandato ng ating gobyerno. At hindi rin yan ang mandato ng OF, ng ating Department of Migrant Workers. Kasi pagbabasahin mong batas, malinaw doon na dapat puproteksyonan mo ang isang OFW, pati yung pamilya nila, na kapag ka mayroong problema, dapat bigyan mo ng hustisya yan bago mo pauwiin. Para hindi na rin pamarisan. Kasi kung makakakita tayo ng isang nanggahasa at nabitay, pinursigi na ating gobyerno. Anong sasabihin ng ibang manyakis doon sa ibang bansa? Mm. At ika muna, nasampulan na yung ano, oh, yung tatlo na yung ginaasa niya, nabitay na. Eh, teka, magbagong buhay na tayo, baka mamaya susunod na tayo dyan. O yung maski ng bugbog lang, kinulong na, pinagbayad pa ng malaki. So mababalitaan ngayon ng salbahing amo din sa kapitbahay. Teka muna, eh, binugbog niya lang doon, tapos nakulong, ilang taon na, oh, hindi pa nakakalabas. So, titino at titino, that is the proper implementation of the bilateral labor agreement para may pangil. Ganyan po dapat ang ginagawa. Kayo, may mga banateros, may tanong ba kayo kay attorney? Ito, sa akin, attorney, no? Ang mga kababayan natin sa ibang bansa, tinatawag natin ng modern heroes, no? Pero sa panahon ngayon, parang hindi natin nakikita yung pagpapahalaga natin ng mga Pilipino, lalong-lalo na ng gobyerno sa ating mga OFW. Kanina pinag-uusapan niyo po yung mga kababayan natin na naaagrabyado sa ibang bansa. Ngayon naman, doon naman tayo sa kababayan natin na nagkakakaso dahil sa pagtatanggol sa kanilang mga sarili. Noong nakaraan po, ay may binitay po na kababayan natin, wala po tayong nagawa. At kung hindi po ako nagkakamali, ang sabi po ng ating gobyerno, wala na daw tayong magagawa doon. Kung hindi ako nagkakamali, yun ang sinabi ng ating gobyerno. Pero, nung panahon po ni PRRD, inilalaban po niya para hindi mabitay or madelay man lang ang pagpapataw ng kamatayan sa ating mga kababayan habang nag-iisip ng panibagong paraan para ma-absuelto sa kaso. Ano ho kaya ang pagkukulang ng ating pamahalaan kung meron man? Dahil sa noon, yung mga bibitayin na nadidelay natin o minsan hindi sila nabibitay. Ngayon po, nasampo lang tayo, may nabitay. Ano po dapat ang pupwedeng gawin ng gobyerno kung meron pa po pwedeng gawin? Kasi nagawa naman ang panahon ni Pangulong Duterte. May pagkukulang ho ba? O ano ang pupwedeng gawin ng gobyerno para maiwasan o mailigtas natin ang ating kababayan sa pagkabitay? Kung ito ay self-defense. Yeah, unang-una, kung titingnan natin sa sinasabi mo, kapag mapatunayan talaga na yan ay self-defense, depende po yun, ano? Kasi kung may ebidensya po talaga, kasi kung yan ay self-defense, malamang sa hindi, kahit papano, kung may maayos na abogado, malamang acquitted yan. Mm-hmm. Kasi kung nasatisfy lahat ng self-defense, diba? Kung mapapansin mo nga, yung elements ng self-defense, no? Pinag-usapan, mainit dun sa Quadcom, diba? So, syempre, dapat merong unlawful aggression, reasonable means of the, reasonableness ng means employed to prevent or repel the aggression, at lack of sufficient provocation on the part of the person defending. Lahat yung tatlong element na yan, dito yan sa atin, yan ang elements. Pag nasatisfy mo yan, acquitted ka kahit mapatay mo yung tao. Pero doon sa ibang bansa, hindi tayo talaga pwedeng maghusga doon ng batas nila. Baka may mga additional elements pa sila doon, o baka talagang yung pagpatay ng tao doon ay haram yan doon sa kanila. Ibig sabihin, talagang hindi dapat ginagawa at matindi ang parusa. Ngayon, kung yan ay pupursigin lamang, dalawa lang ang pwede mong magawa kung mapatunayan na yan ay hindi self-defense at talagang pinatay. So, maaari ka makiusap na baka pwede ma-reduce to life imprisonment. That's one. O kung hindi man, ay baka po pwedeng mabigyan ng pardon. Pero kasi, ang nakaakibat na kasunod dyan ay yung tinatawag na blood money. Kasi, kung hindi mo ma-reduce sa life imprisonment, at hingi kang tawad, ayaw kang patawarin. So, ang next dyan is probability na magkakaroon ng blood money. Pero, may problema sa blood money. Ang blood money, malaki ang amount. At meron kasi tayo laging maririnig sa mga mababatas that the money coming from the government, no, the public funds cannot be used by the government for
private purpose, no? Kasi yan ay personal nilang problema. Naging criminal yung ating kababayan, for example, doon. Tapos ngayon, eh, bibigyan mo ng, let's say, 50 million. Eh, kung may 10 ganon, di, at napakalaking pera na yon. So, kaya, it's a debatable topic kung yung bang pagsalba sa buhay ng ating kababayan na nakasalang sa death row, ay tama ka eh. Kung may chance na mauwi sa self-defense, eh, talagang yun ang unang gawin para ma-acquit. Kung hindi man, i-reduce sa life imprisonment, pwede namang manghingi ng awa, no? Talagang nagmamakaawa. Ganyan ang ginagawa dati ng ating Pangulo, no? Ni PRRD, na kinakausap niya at humihingi po talaga siya ng consideration para sa ating OFW na hindi po mabitay. Follow-up question lang, Tony, no? Sa tingin niyo po ba, may impact din yung pagiging kamay na bakal? I mean, yung katulad ni PRRD na matapang doon sa... May impact ba yon sa ibang bansa? Para kahit papaano, kilalanin naman tayo or pakinggan ang ating hinihiling sa kanila. May impact mo ba yun? Yung impact kasi ng style na talagang matapang at... yung pag tiningnan mo, very firm sa mga policy niya na talagang proteksyonan yung OFW, kailangan para galangin at magkaroon talaga ng tunay na epekto doon sa ibang bansa, ay may kasamang aksyon. Kasi yung kasing projection mo lang na, hindi, ano ako, salita ako, malakas ako, kailangan sumunod kayo. Meron kasi ganun na minsan hanggang salita lang. Pero yung ating Pangulo kasi pag sinasabi niya yan dati, eh, talagang ginagawa. Paano yon? Uutusan mo ngayon yung dun sa job site. Kasi naandun na problema eh. Pag sinabi mo na, o sige, ganyan pala mangyayari, ay kinawawa yung ating mga overseas Filipino workers yun. Dagdagan mo ng pagkalaki-laking budget doon, pagandahin mo yung shelter, no? Parang 5-star hotel yung ating shelter doon. Damihan mo ng pagkain, tapos talagang lagyan mo ng abogado, tapos... suportahan mo yung OFW at suportahan mo rin yung pamilya rito para... habang lumalaban yung ating overseas Filipino workers doon, hindi siya nag-aalala na wala siyang pera, magkakaroon siya ng homesickness, malayo siya sa pamilya niya, walang kinikita rito. Yung pong pagsustento kasi sa ating mga kababayan doon, yun ang magpapalakas ng loob sa kanila na talagang lumaban. Kasi kahit ang presidente magsabi, kailangan tapangan ninyo, labanan ninyo, ay... parusahan yung ating mga amo na talagang masasama yung ginagawa, pero yung worker panghihinaan ng loob. Sasabihin ng worker, hindi ko pa pwedeng magtagal dito kasi pag nagtagal ako rito, wala akong kita eh. At malaimpyerno yung aking shelter dito. So, tapos baka matalo pa ako rito, mabaliktad pa ako. So, dapat total support. Financial, legal, moral, spiritual, yung pag-boost mo sa moral ng mga distress o OFW para lumaban talaga sila. Kasi pag doon magsimula ang discouragement sa OFW, mahihirapan ng gobyerno. Kasi ang ending niyan, pinanghinaan ng loob kasi walang suporta. Uuwi. Pag uwi rito, wala na. Paano ngayon mapaporusahan yung ating mga nagkasala doon kung nandito na yung worker? Eh, dapat doon talaga ang suporta. Nandun ang problema, nandun dapat ilagay ang solusyon. Tama si attorney dyan eh. Pero actually ako meron ako solusyon dyan, attorney. Sa tingin ko lang ha, gawin sigurong ano eh, taon-taon ng eleksyon. Hindi, pag ginawa mong taon-taon ng eleksyon, taon-taon sumusuporta yung mga congressman o mga politiko. Pagka, ganun yan eh. Pagka may eleksyon, magsusuporta nila, gagamitin nila OFW eh. Ang hilig gamitin ng mga politiko OFW pag malapit na eleksyon eh. Tapos pababayaan, oh, susuporta nila ng isang tapos pababayaan nila. Okay, gawin natin, sa taon-taon na lang ang eleksyon. Pero taon-taon sinusuporta nila yung OFW. Oo, oh, di ba? Coach Oli. Ay, sorry. May patate. Attorney, ang dalawa kong tanong, no? Una, ano yung magiging pangunahing plataforma nyo? Yung specific bukod sa OFW, no? And secondly, paano makakasiguro ang taong bayan? Kasi alam naman natin, lahat ng tumatakbo may magandang sasabihin. Baka mamaya, allergic na ang taong bayan sa budol. Hindi naman sa sinasabi kong ganun kayo, pero yung assurance na kayo ba ay pag hindi nyo nagawa yung inyong plataforma, ready kayo mag-resign. Kasi baka mamaya, pagpunta nyo sa Congress,
Imbestigahan nyo lang si Duterte. Oo, pero ka lang kwanto. Ano, at kung ikaw ba'y maimbitahan dyan at ikaw'y mag-join, baka mamaya, sa tatlong taon mo ron, wala ka nang gagawin kung hindi imbestigahan si BP Sara, imbestigahan si PRRD. Uh-huh. Yung, kasi, tandaan natin ha, kasi minsan ha, hindi lahat. Okay, may mga party list. Halimbawa, gagamitin lang yung mga riders na mga, oh, mga riders yung, na nagmumuto. Yung one riders, party list. Oh, number tapos, one yan. Oh. Diba? O, tapos, mag, ang gagawin lang, bakbakan ng bakbakan si PRRD. Uh-huh. So, hindi, ikaw sa madaling salita, ganun? Hindi ho, ano, kasi di ba, tulad ng one rider, supposedly, ang kanilang pinag-re-represent ay yung mga rider, eh yung first nominee nila, wala man lang ginawa para sa rider. Binakbakan lang si Pangulong Duterte. Ula, pero follow-up question, bago matapos, para isahan na lang tayo, sir. Mm. Ikaw ba siguro, hindi ka NPA? Hindi. Okay. Ay, maliwan. Kasi ganito yan, alam mo yung plataforma na yan. Mm. Kaya nga tinawag na plataforma yan. Hindi pa yan nangyayari. Kasi ang magandang dapat gawin, para lang yan sa mga politiko na sabi nga ni PRRD, ano, yung mga nagmamarunong doon, wala namang nagawa. Para lang yan sa mga bobo at mga gago na politiko. Oh. Yun na, hindi sa akin ang gagaling yun. Indirectly, sinabi ni PRRD yun. Mm-hmm. Bakit ba naging bobo at naging gago yun? Kasi doon pa lang sa manner of questioning, makikita mo na wala na eh. Wala na sa sarili eh. Minsan, abogado, nagtatanong sa kapwa abogado. Ngayon, plataforma, ganito ang dapat gawin. Gusto mong malutas sa problema ng OFW? Tawagin mo yung mga OFW. I-involve mo sila. Halika, mag-uusap tayo. Saan mo ba makikita yung problema? Hindi mo yan makikita, uupo ka dyan sa aircon, tapos hindi naman yan ang linya mo, porkit may kakilala ka lang kung ano, ipinasok ka doon. Duruin mo ang mga inaasikaso mo dati, mga lupa, inaasikaso mo, mga hayop, tapos ngayon ilalagay ka doon dahil may kakilala, tapos naandun ka na, nasa posisyon ka na, tapos mga OFW ngayon yung... Kailangan kasi dito, tingnan mo yung mga OFW, halika kayo, sabihin niyo lahat ng mga problema. O maglagay ka ngayon ng kung sino yung magiging representante mo dyan para mag-engage doon sa lahat ng mga overseas Filipino workers. Bahala ka sa kung anong effective na paraan na makuha mo yung sentimento ng lahat ng mga overseas Filipino workers. O lalabas lahat ngayon ng problema. Magsusumbong, lalakas ang loob nila. Sasabihin nila, ito na talaga yung totoong sumbungan natin. Mm. Ilalabas nila, mga walang hiya yung mga nandito sa embassy, mga siraulo yung nandito sa MWO, tapos yung shelter namin, walang kwenta rito, walang kulang yung pagkain namin, tinitipid kami rito, tapos suplada itong mga ganito, tapos itong mga employer namin, mga walang hiya. So lahat yan lalabas. Ngayon, ang kasunod na tanong, lumabas lahat ng problema, hanapan mo na ngayon ng solusyon. Ngayon ang tanong, saan mo makikita yung solusyon? O hindi mo rin yan makikita doon sa ibang tao. Sila ang nakaranas ng problema, tanungin mo sila. Ano ang gusto mo dahil yan ang naranasan mo? Ano ang suggestion mo? Yan ang pinakamagandang solusyon sa problema. Dahil nang galing sa kanila yung problema, sila rin na magsabi kung ano ang totoong solusyon. Kasi kung itatanong mo yan doon sa mga tao na wala namang kinalaman doon sa nararanasan nila, masisiraan din pati yung mambabatas, masiraan ang ulo. Alam mo, nung umaattend ako sa mga hearing, nung congressional hearing, ano, naggawa na sila ng batas. Mm. Naggawa sila ng mga bills, no? And then, suddenly, sabi ko, teka muna, parang mayroon ng batas na ganyan. O alam mo kung anong sinabi sa akin? Mm. Anong batas yun, attorney? O, teka muna, mababatas ka, ba't hindi nyo alam na mayroon ng batas yan? O, desi sinabi ko, alam mo, mayroon kasing batas dati na isinusulong. Pag nagpautang ka raw sa overseas Filipino worker, kailangan 6% lang. Mm-hmm. O, diyan, dami-daming mga papeles. Diyos ko, kung ano-ano mga papeles na pinaikot. Eh, mayroon na nga batas sa Republic Act 10022 na pero pag nagpautang ka sa OFW, hindi ka dapat lalagpas ng 8%. So, ingat kayo sa pagpapautang sa OFW, ha? Pautangin mo na lahat, wag lang OFW. Kasi meron tayong batas na nagtatakda ng maximum amount or rate ng interest, 8% lang sa isang taon. Bababa. Pag nag-charge ka ng 12%, may kaso ka na doon. Ay, illegal recruitment yun, kahit hindi ka nagre-recruit. Kasi alam mo, ang term na illegal recruitment, napakalawak yan eh. So, alam mo, mambabatas ka, tapos hindi mo alam na mayroong batas. Yan ang magiging... Basic yung iba na, sir, eh. Basic kayo ba? Hoy, sino yun? Sino yun? Dati diba, naalala nyo dati, kahit i-search nyo sa internet, may inihalal na mambabatas. Ay, puryagaba itong mambabatas na ito. Ay, naku po. Ang isinulong niya, nung naupo siya sa pwesto, gawing pambansang ulam yung adobo.
Pabansang ulam na natin yan. Pero mo, binoto ka ng taong bayan, tapos adobo lang ang naisip mong gawing batas. Hindi ko maintindihan kung bakit napunta doon yan. Pero, syempre, ito. Alam mo, mamaya may ipapakita tayo eh. Kasi alam mo ba yung nangyari sa Quadcom? Ayun, maganda yan. Abogado, sa kapwa abogado. Ito, nakakalungkot eh. Merong comment akong nabasa doon, lalo na ito si Congressman Luistro. Kasi doon sa mga bakbakan nila ni PRRD, lumalabas doon sa mga ordinaryo na mga tao, ano, sinasabi nila, yan ang tamang mga linyada ng isang abogado. Kasi pinapaliwanag, malinaw, at klarong-klaro daw na si PRRD ay nabukhang gago at bobo doon dahil sa line of questioning ay napaamin daw at nagkaroon ng extrajudicial confession. So, siyempre, talagang sabi ko, teka muna, ano na nangyari sa mga abogado sa Pilipinas? Ito, may ipapakita tayo na... Ito si Luis Tro, yung kapatid ni Dilima ba yan? Hindi ko lang alam. Kasi wala akong personal dalay sa relasyon nila. Kahawig lang. Makaano naman kayo. O sige, pakita natin yung gusto niyo ipakita ni attorney. Genius din yan, yung abogado yan. Yan o. Ayan. Si Dilima ata ito eh. Lumababo pa. Wait. Mr. President, earlier... You conform to my statement that I can equate your statement of taking full legal responsibility as an extrajudicial confession of guilt. You said yes to that. Yeah, indeed. No, I'm just reiterating the question, Mr. President. It's not about guilt. Mr. President, you are surrounded by, I believe, four lawyers. Hindi ko na kailangan, ma'am. Because you are a lawyer yourself. I can take care of myself. And of course, you confirm that you understand the consequences of your extrajudicial confession. It is not a confession. You are characterizing mali, ma'am. Mr. President, may I request that you educate the Filipino people? And I am certain that you understand what conspiracy theory is all about. You will agree with me, Mr. President, that under the conspiracy theory, mayroon pong tatlong klase ng principal. One is principal by inducement. Two is principal by indispensable cooperation. And three, principal by direct participation. Being a long-time prosecutor, Mr. President, can you please enlighten us on this? Ayan, ha? Ayan, oh. Dalawang topic dito ang gusto kong malaman ng publiko eh. Yeah. Yung extrajudicial confession at saka yung conspiracy in relation to principal by induction, principal by direct participation, at saka principal by indispensable cooperation. Doon kasi sa tanungan nila, parang pinalalabas kasi doon that the president admitted na inaamin na na yun ay isang extrajudicial confession. Pero sino bang sabi, sino bang tama doon, sino bang mali doon? Kasi sinasabi nga ni PRRD, mali nga eh. Sabi na, ma'am, mali. So, titingnan natin kung sino yung mas matalino sa kanila. Siyempre, kung isa matalino, hindi naman natin pwede sabihin na yung isa bobo, no? Maring iba lang ang pagkaintindi. Pero depende na rin yan sa iba kung ganun ang pag-intindi nila. Meron ba talagang extrajudicial confession? Sabi ni PRRD, wala. Bakit wala? Saan ka nakakita? Natatanungin mo lang yung tao. Ikaw ba, pag tinanong kita, may sinabi ka ngayon, sinabi mo na ikaw ay nakapatay ng tao. Basta tanungin kita, banat bay, can I equate your statement that you killed somebody and you agree that it will be an extrajudicial confession? Payag ka? Oh, siyempre hindi. O, di ba? Kung hindi ba naman sira yung ulo mo, how can you expect the president to confess? Unang-una, bakit niya gagawin yon? Hindi naman sira yung ulo ng ating dating presidente na pupunta ka doon, dadalhin mo yung sarili mo, tapos doon ka pa, magkaroon ng extrajudicial confession. As a matter of fact, wala naman yan sa pinag-aralan namin sa law school na... Oo nga, meron bang ganyan? Wala eh. You cannot equate a statement of somebody
just to make it appear that it is an extrajudicial confession. Oh. Eh, bakit ikaw yun eh? Gusto mo equivalent na yun sa... Kung gusto mong magkaroon ka ng extrajudicial confession, hayaan mo yung sarili mo voluntarily in the presence of a competent lawyer of your own choice, tapos reduce it in writing, o ikaw ngayon ang magsasabi, o ito ang aking extrajudicial confession. Sa'yo yun eh. Hindi yung magagaling sa isang tao, tinanong ka lang, Mr. President, gusto mo ba na ito ay extrajudicial confession niya? Eh parang hindi naman yun ang tamang tanungan ng isang abogado. Eh ang itinanong mo, kapwa pa abogado. Abogado ba yun? Eh, abogado daw yan eh. Yung babae? Ah, okay. Ngayon, may pangalawa pa silang pinag-usapan. Yung itong conspiracy na ito, ang ganda ng pagkaka-explain niya kasi ang premise niya that in under the conspiracy theory, eh meron daw tatlong principal diyan, principal by induction, principal by direct participation, and principal by indispensable cooperation. Ngayon, alam mo nung nag-aaral ako sa law school, magkaiba po yan eh. Mm-hmm. Hindi po yan pwedeng pagsamahin kasi iba po ang concept ng conspiracy doon sa principal. Kasi alam mo ang conspiracy, hindi totoo yan. Conspiracy, pwede ka bang parusahan pag merong conspiracy? As a matter of fact, hindi po yan krimen at hindi ka makukulong. Halimbawa, nagkasundo tayong lima rito, papatay tayo ng tao, pangalanan natin. O mamaya, papatay natin si Mario. Okay, yung pangit doon sa kabilang kanto, mas pangit pa sa akin. Mario at Las Abante. Okay. So, nagkasundo tayo. So, we agreed. We come into an agreement to commit a felony or a crime. So, di ba, nag-agree na tayo lahat? Yes. And we decided. So, sabi niya, oh, ito, meron akong konsilyo rito. Mm. O, ako, meron din ako rito. Ito naman, pamalo. Okay. We come into an agreement to commit a crime. Uh-huh. And we actually decide to commit a crime. Uh-huh. Ang tanong, pwede ba tayong parusahan? Hindi. Bakit ginawa niyo? Wala ka ba naman napapatay eh. Oh, wala. So, actually, dalawa ang konsepto ng conspiracy. Conspiracy to commit a felony and conspiracy as a manner of incurring criminal liability. Pwede ka lamang parusahan kung ang napag-usapan natin, if we decide to commit apat, no, for example, rebellion, sedition, kudeta, at saka treason, yung mabibigat na krimen sa ating bayan. Pag yun ay tayo, may conspiracy, doon lang sa ganong mga krimen, tayo pwedeng maparusahan. Because the law specifically penalizes the conspiracy to commit a felony of treason, sedition, rebellion, and yung kudeta. So, kung ang pagpatay yung ating pag-uusapan, hindi tayo po pwedeng maparusahan because you have to commit the crime or felony para malaman na ngayon kung talaga tayong mapaparusahan. Ngayon, pag merong pinatay, saka pa lamang titingnan kung ano yung tinatawag na extent of participation. Hindi kasi totoo yan na in conspiracy, eh kailangan merong tatlo raw. Yun kasi ang premise niya eh. Sa conspiracy, dapat meron daw magbigay ng pera, may inducement, tapos merong isa is direct participation, yung gumawa, yung pumatay, at yung isa is yung indispensable cooperation. Pwedeng magkaroon ng conspiracy kahit puro principal by direct participation. As a matter of fact, the main purpose of conspiracy is simply lamang yan. As a matter of incurring criminal liability, pag sino yung, halimbawa, lookout ka lang, o ikaw naman, accomplice ka lang, isa, accessory lang to the crime. Pag napatunayan na merong conspiracy, it will elevate your criminal liability into a principal by direct participation. So, ibig sabihin, hindi kailangan na merong tatlo. Pwede nga tayong may usapan lang tayo eh. O tara, patayin natin si ganito. O lahat tayo, pinatay natin yon. Meron bang principal by inducement doon? Wala. Wala naman nagbigay ng pera. Talagang nagkasundo lang tayo. There is a conspiracy even without principal by induction. Eh kahit wala namang principal by indispensable cooperation. Kasi ang conspiracy kasi, this is only a manner of incurring criminal liability. Ang pinakasimpleng maintindihan mo ang conspiracy is one for all for one. Yes. Ibig sabihin nito, kahit ikaw ay tagasilip lamang doon, basta napatunayan na meron tayong prior agreement. Pare-parehas ang kaso. Ay, pare-parehas ang kaso. Hindi mo pwede sabihin na, teka muna, nag-abang lang ako dito sa sasakyan eh. Lahat kayo,
by conspiracy, you will be liable as principal by direct participation. Yes. Kaya maling-mali 'yon. Kaya nga sinasabi ni PRRD na hindi ganyan ang tamang pagkakaintindi ng theory ng conspiracy. Ibiro mo isinama doon sa discussion sa principal. Ay, uso kasi ngayon. Mahirap. Uso ngayon kasi attorney ng sariling batas eh. Katulad nun, di ba, yung si Torre. Pati ba naman ako, conspirator daw ako sa pagre-rebelde. Anong ginawa ko? Sabi, masali ba, wala namang rebelding nangyari, wala namang sinasama niya pa. O this time naman, yung kay PRRD, na kesyo ganyan. Actually, narinig ko yung paliwanag ni Congressman Marcoleta dyan. Yung tungkol po sa, yung laging paulit-ulit na sinasabi ni PRRD na legal responsibility. Kasi parang sinasabi niya yun, dahil siya ay presidente. Pero hindi ibig sabihin nun, when that person commit a crime, sagot niya yun. Hindi ganun yun, di ba? Pwede mo bang, kunwari po, merong ginawang katarantaduan tong kasama ko, mahilig kunwari kumain ng tao. Ba't sa akin? pwede po bang dahil sa kaibigan ko siya, o ako ang pinuno ng may pananagutan ba ako doon? Hindi po pwede yan, kasi yan nga ang sinasabi lagi ni PRRD. Alam mo, piskal talaga siya eh. Mm. Piskal siya eh. So alam niya na yung guilt na yan, hindi yan po pwedeng basta sabi-sabi mo lang. Mm. Guilt must be proven by a proof beyond reasonable doubt. Mm. So ibig sabihin, mag-submit ka dyan ng mga sa korte, no? Kailangan tingnan muna, meron bang corroborating testimonies yan sa korte? Meron bang mga object evidence na nakita? Meron bang mga documentary evidence yan? Ang dami-daming ebidensya. And the quantum of evidence required is proof beyond reasonable doubt. Mm. Napakahirap. Wala dapat bahid ng pagdududa, no? So ngayon, basta lang napunta doon sa tatanungin, alam mo minsan ang abogado, lalo na doon sa one rider party list, no? Ano ba si mga tanong, Diyos ko mga abogado, tapos tatanungin mo, do you admit that you have killed somebody? Sira ba yung ulo mo? Sino? Kung ikaw matinong klase na abogado, no? Sa totoo lang, kung nag-iisip yung abogado, doon pa, nanunood yung buong bansa, bakit mo pa aminin doon? Tama ba yung tanong na, pinatay mo ba si ganito? Hmm. Bakit mo aaminin eh, dating presidente ka ng Pilipinas, sabi nga, ganun siya kabobo, ganun siya kagago, pupunta siya doon, dali niya sarili niya, tapos aaminin na siya ang pumatay kay ganito, din pinakulong siya doon. So bakit hindi nila alam yun, attorney? Siguro mga graduate lang, tapos dumiretso ng Congress, hindi yung naging trial lawyer. Posible kaya agad, kaya medyo mahina? Malaki ang posibilidad na ganun. Kasi, alam mo, pagka ikaw ay hindi ka nakaranas ng mga trial technique, ano? O kung nakaranas ka man, hindi mo naman. Kasi kanya-kanyang forte yan eh. Mm. Alimbawa, ang practice mo is civil law. Sabay isasalang ka ngayon sa criminal law. Meron bang ganun? Masisiraan ka ng ulo. Alimbawa, ikaw ay isang talagang magaling na abogado, pero taxation ang inahawakan mo. Mm. Puro buwis lang ang araw-araw. Sa araw-araw, pagising mo, mga buwis na yung inaalala mo, mga circulars ng BIR. Sabay pupunta ka doon sa hearing. Mm. O tatanungin ka about criminal aspect ng ginagawa ng isang tao doon. Wala. Para kang doktor noon eh. Ikaw ay doktor ng mga hayop, sabay mag-uopera ka ng puso ng tao, mamamatay talaga yung pasyente mo. Correct. Kahit doktor ka pa rin. You know? Meron pang isa doon, hindi naman siya abogado. Mm. O maski nga yung apat na chairman, wala nga abogado doon eh. Kaya nga ano nga sabi ni PRRD, di ba? Paano naman siya, dati siyang piskal, dati siyang congressman, dati siyang mayor, dati siyang presidente. Tapos, tatanungin mo lang ng ganon? Parang hindi na nag-iisip. Alam mo ko, ako ang abogado na andun, no? Hindi ako magtatanong ng ganon, nakakaya yun. You will be disgraced to the legal profession. Yes. Attorney, masingit ko lang kasi napag-uusapan natin yung bobo. Nabanggit ni Attorney kanina eh. So, itong ginawa ba ni Trillanes, ay hindi kabubuhan kasi naglabas siya ng record di umano ng bank accounts ni PRRD at hindi ba saklaw yan to ng bank secrecy law? Hindi, talagang illegal to eh. Sa aking pagkakalam, kaya didemanda siya. So anong masasabi niyo? Alam naman kasi ng, alam nila yan na bawal kasi talaga yan. At saka delikado yan na sila yung mga mambabatas, sila pa yung magpapasimuno niyan. Kasi alam mo kung bakit ipinagbabawal yan? Mm. Kung kahit sino pala, pwede na lang makakuha ng bank account mo. Ipapasilip ko una yung bank account ni Banat Bay kasi baka malaki na ang pera nito eh. Oh. So kung malaki na ang pera nito,
ipapa-insure ko ito. O tapos kakausapin ko yung tatlo, mukhang malaking pera niya sa bangko. Tapos ipa-insurance natin ito. Yes. O kayo lang yung mari, wag na ako kasi abogado ako eh. Delikado pala yun. Delikado yun. Actually, kasi malalaman mo kung sino ang hold upin mo ngayon. Hindi, ang delikado dyan, marami maghihiwalay na mag-asawa. Ayun lang, tinataguan mo pala ako ng pera. Oo, tinataguan mo pala ako, di ba? Tapos kinuha lang ng asawa mo yung ano, patay tayo dyan. So, attorney, siyempre, nahalata naman na natin na wala na sa ayos yung Congress ngayon. So, siguro itong batas na to, talagang karapat dapat to na ipatupad dyan sa, lalo na sa mga party list na tumatakbo. Pabor ba kayo sa drug test? Ay, maganda yung drug test na yan, kahit saan mo tingnan. Kasi kung ikaw ay nasa gobyerno, kung talagang wala kang tinatago, para lang bank account yan eh. Total, di maglabas ka ng bank account. Kung wala kang tinatago, mag-waiver ka. Oh, pero kung wala ka rin tinatago, pwede namang magpa-drug test talaga kasi para cleared sa taong bayan. Oh, pero may isa pang mas malaking problema dyan. Yung bang daan dyan ka napunta sa Kongreso, tapos ang nangyayari, parang hindi mo naman alam kung ano talaga yung totoong issue. Kasi iniisip lang nila yung pagpatay, iniisip lang nila yung pagdanakaw. Bakit kaya hindi natin simulan sa imbestiga sa flood control? Yo? Hindi, alam nyo kasi, attorney, sa tingin ko, sa ngalan lang niya ng 1 million per attendance. Nako po. Wow. Hindi, yun ang biro ni Pulong. Ni Congressman Pulong Bawat attendance daw. 5 million nga daw yun. Oo, may ganun. Hindi, hindi ko naman sinasabing totoo yun. Yun po ang... di umano. Oo, di umanong bintang ni Kong. Kayo ho ba, sa tingin ninyo, lang naman, worth it ba magpakabobo sa halagang 1 million o 5 million kada attend? Hindi, sa iba siguro na hindi abogado, baka maintindihan mo pa. Pero kung ikaw ay abogado at naandyan, that will be a very, very traumatic situation siguro sa legal profession. No? Kasi kami, para kami natutroma eh. Kasi kapwa abogado namin, teka muna, ano nang nangyari sa panyero natin? Ba't ganyan na mga linyada ng tanungan? Parang kailan ba ito pumasa? Para i-challenge mo yung dating presidente ng Pilipinas, bastusin mo, di ba? Pero sabi ko nga, ano kaya kung ganito? Payag naman siyang buksan, di ba, yung kanyang bank account. Pero sabi, ba't hindi kaya buksan lahat yung nandun? Buksan siguro lahat, ano? At lahat i-audit yung mga pondo. Kung saan ba napupunta yan? Siguro walang kakasal dyan. Baka wala na magtakbong congressman dyan. Atayin nga yung katanungan ko sa'yo talaga sa susunod na pabor ka ba dyan sa ganyan na sakali man na may halal kayo bilang party list, yung sa pondo nyo, maipakita nyo sa taong bayan. Kasi, ngayon kasi, kaya ginagawa ng mga Congress yan, parang napapansin ng mga netizen, na yung kaya sila nakapokus sa mga Duterte para malihis yung mga pondo nila. Kasi, kinakatok din ng taong bayan eh. Puro daw sila Duterte, pero yung mga lugar nila, napapabayaan natin. Katulad ng Marikina. Ako willing ako magpasa ng batas na ang mga kongresista pagbawalan na gumawak ng pera. Bukod lamang doon sa para sa kanilang opisina. Kasi ang trabaho nila, gumawa ng batas. Hindi mamigay ng bigas. Hindi naman daw sila humahawak ng pera eh. Parang nagda-download lang sila o parang nag-ano lang sila ng mga... Ay kahit pa kasi alam mo pag ang pera... kahit i-download mo o i-upload mo, pera yan. Talagang pag merong nawala dyan kahit konti, talagang problema yan. Pero ako, kung ang tanong mo, pabor ba ako sa ganon? Ako na ang manguna doon. Pagka halimbawa ako nakaupo, ang unang ipapasa natin, dapat tanggalin yung mga malalaking pondo dyan eh. O di kaya, kung meron ng pondo, tama ka eh. Dapat gawing merong website na kung saan ang bawat isang mambabatas ay every year kailangan i-upload nila yung kanilang mga sal-in. Pinagdamitan. O at saka yung kanilang pondo at saka yung pinagdamitan at i-disclose kung sino bang mga contractor niyan. Wala sigurong kakasa sa ganyang maganda nga, batas na yan. Attorney, gawa kayo ng batas na bawal ang contractor na congressman. Ayan ang mabigat. Lalo na kung mga substandard yung mga ibibigay. Delikado. May kilala tayo. Attorney, ito may dagdag ko na lang yung ipapasang batas ni Pastor Apollo Q. Buloy sa mga OFW benefits. Pangdagdag na naman nila sa mga OFW, malaking tulong ito. Basta OFW ang pinag-uusapan, isa lang ang kailangan dyan eh. Yung kanilang welfare at of course, yung justice. No, dalawa lang, wala na, wag ka nang pumunta kung saan-saan. Welfare and justice.
O kasi pagka yan ay napangalagaan mo, tama yung sahod niya, hindi siya napahamak doon, eh you are protecting and promoting the welfare of OFW. No. At kung mapahamak siya, isa lang din ang kailangan, solusyon, hustisya. Maparusahan, makulong, mapagbayad ng malaki, umuwi rito, at least meron siyang pagkabuhayan, may assistance pa siya, merong action fund, meron sa OWA, eh nabigyan pa ng reintegration. Dalawa lang ang kailangan ng OFW, welfare and justice. Ganyan yan. Ito ang kasi pangalan pala nito, ang pangalan pala nito, attorney, is OFW Protection and Legal Assistance Act. Oo, eh maganda yan kasi yan nga, nakita nga ni Pastor yan na yung legal problems natin pagdating sa pagtulong sa ating mga overseas Filipino workers, eh bukod dyan, kailangan yung mapursige talaga na akong advocate ko, I am advocating for penalties against erring employers na talagang maparusahan talaga sila. Ako gusto ko nga may mabitay talaga dapat eh. O, alam mo ba ngayon meron akong ginahawakan na rape cases. At May pag-asa. Alam mo ang nangyari? Nagkasa ako ng donation drive. Yung mga may-ari ng recruitment agencies yung nagbigay ng donation para mabigyan ng pera yung kanyang kamag-anak. Kasi ang OFW sumusuko na eh. Sabi niya, attorney, gusto ko lang umuwi kasi hirap dito. Yung wala akong pera. Inaalala niya pa yung anak niya, may sakit na operahan sa ulo. Biruin mo, na-operahan sa ulo, dalawang beses ginahasa nung amo. Ngayon, nagsampa ng kaso. Maniniwala ka ba na siya na ang ginahasa, pero nung in-assist ng polo, ng MWO, nung lumabas sa kaso, siya raw ang may kasalanan. Ang sabi doon, refused to work without legitimate reason. Kaya ang ginawa ko, sinumbong ko doon sa DMW. Sinumbong ko doon kay Secretary. Sabi ko, paano nangyari na ginahasa siya, eh tapos siya pang may kasalanan doon sa kaso? Manumalya yun. Ano sagot ni Secretary? Wala. Eh, hinihintay pa kasi. Ang ganda ng sagot. May mga OFW tayong kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa ng 20 years, 40 years, 30 years. Pero, pag-uwi sa Pilipinas, doon na nila nalaman na yung pinaghirapan pala nila ay nauwi rin sa wala. So, ano kaya medyo magandang programa na maibibigay natin sa mga OFW regarding dyan? Kasi isa yun sa mga ano ni Pastor Apollo Quibuloy, yung may parang magkakaroon ng SSS na direct na kakaltasin sa mga OFW. Oh, dyan kasi sa tanong mo na yan, dalawang subject matter ang lilitaw dyan. Hindi dapat yan mauuwi sa wala kung nagkakaroon ng proper enforcement ng bilateral labor agreement about sa end of service benefit. Ibiruin mo kung 40 years ka nagtrabaho doon, kahit ilagay mo lang sa 1 month per every year, eh meron kang end of service benefit. Pag-uwi mo, may malaki kang perang madadala. Pero, totoo yan, hindi yan napapatupad ngayon. Napakarami kong kasong hinawakan ng mga overseas Filipino workers. Hindi talaga sila nabibigyan ng end of service benefit eh. Ngayon, ang tanong, sino ang sisisihin mo? Diyan, eh pabalik-balik na yung tao doon. Alam mo ba, pagka tapos ng 2 taon, kung 2 years ang contract, pagbalik doon sa kanyang employer, hindi na siya sagutin ng agency. Ang tawag na doon sa kanya ay balik manggagawa. Direct. Oo, at ang balik manggagawa, walang pananugutan ng recruitment agency dyan kasi wala nang kontrata, hindi na dumadaan sa agency para maka-abroad. So kaya nangyayari dyan, pag nagka-problema siya, eh dapat gobyerno na. Eh pag uwi, wala siyang end of service benefit. At yung pangalawang subject matter is yung pension. Kasi matindi ring usapin yan dahil marami ang mga OFW na gusto nila, pagkatanda nila, magkaroon din sila ng pensyon. Eh buti sana kung naguhulog sila ng kanilang SSS. Kaso wala eh, hindi sila required, no? Pag-ibig, yun ang problema kasi hindi sila minsan nakaka-update sa SSS, PhilHealth, pag-ibig. Pero ang usapin dyan is, may posibilidad kaya na mabigyan sila ng pensyon dahil isinulong na yan ng ibang mambabatas eh. Eh, 3 taon yan, hanggang ngayon, hindi na punta, puro lang panukala. Hindi ko nga maintindihan yung salitang panukala eh. Siguro related lang yan, akala nila posible, pero hindi pala. Pero meron ba talagang posibilidad na magkaroon ng pensyon? Meron naman siguro. Hahanapan mo ng paraan, no? Kasi, di ba, malaki nga ang pondo ng OWA eh. Yes. Malaki ang pondo ng OWA. At siyempre, kung pagtutuunan ng ating gobyerno, siguro, mayroong subsidized dapat ang pension na yan, no? May pondo rin yan na habang hindi pa
na kukuha ng mga OFW ay ilagay muna sa mga malaking investment at tumutubo na tumutubo yan. And then every year, naglalagay ang gobyerno ng pondo dyan, especially dedicated for pensions ng mga OFW. So, kasi kung hindi pupunduhan ng gobyerno yan, wala talagang pension. Kasi saan magsisimula yung pension? Dapat may income generating activity para doon makakapag-sustain ng pension. Kaya lang, attorney, ngayon pa lang nababasa ko ng mga nasa isipan ng OFW. Magpe-pension, maghuhulog, tapos nanakawin lang din naman ng nasa gobyerno. Kasi ganyan ang nangyayari. Halimbawa, sa PhilHealth, di ba, pera nila yun, yung mga contributor yun, tapos ililipat lang din sa ibang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng ayuda. Eh di siyempre na, para sa kanila, bakit pa kami magbibigay dyan? Bakit pa kami maghuhulog dyan? Na supposedly para sa amin yan. Pero nanakawin din naman ng mga congressman na may Rolex, congressman na may Mercedes, di ba? So yun yung, sa tingin ko ha, nagiging problema ngayon, yung tiwala kasi nawala na sa gobyerno. O eh, dapat magpasa rin ng batas na kapag halimbawang may bantay talaga na maayos yung pera, no? Kasi alam mo, meron tayong OFW hospital. Meron tayong OFW bank. Ang ganda pakinggan eh. Hindi nga, gumagana eh. Ah, yun na nga eh. Alam mo, ang dami naming na-refer doon ng mga OFW na may sakit sa OFW hospital. Wala, lahat pinabalik. Sabi na, wala kaming nag-oopera dito. Wala kaming surgeon dito. Meron ako na-refer doon sa ulo, yung bibiyakin yung ulo kasi may bukol. Ang sabi doon, pagdating lang doon sa OFW hospital, wala kaming ano ganyan na pasilidad dito na mabibiyak namin yung ulo mo. So hanggang ngayon hindi pa naoperahan. So OFW bank, doon mo ilalagay yung pera. So kung ang contention mo na nakawin na naman, paano gagawin diyan? Di titingnan ng mekanismo kung paano bantayan ng uso ang pera ng mga naihulog diyan ng OFW, at pagkahalimbawang ninakaw yan o di kaya na misappropriate, converted o di kaya nagkaroon ng paggamit sa ibang purpose na hindi naman dapat, dapat merong special na procedure diyan kung paano mapapabilis yung pagparusa diyan sa nagnakaw. Pwede bang bawiin yung mga bag ng mga mamahalin? Pwede so, ba yun? Ibibigay na lang yun? Attorney, alam nyo, pero susunugin natin yung mga bag, kasama sila. Alam niyo, attorney, lahat kayo ng mga tumatakbo ngayon, eh, ang gaganda ng mga platforma eh. Lahat yan, halos mapasenator, congress, party list. Pero ang tanong, payago ba kayo na mapatawan ng death penalty lahat ng mga kandidato? Oh, oo, lahat ng wala naman problema yun. Kasi ang hindi lang papayag dyan sa batas na yan ay yung nakagawa na. Lalo na kung gawin mong retroactive yan, hindi sila papayag kasi nakagawa na nila eh. Ang daming, wala na, ubus sila na lahat. Kasi dalawa naman ang application ng batas eh. Either you apply it retroactive or prospective. Eh kung prospective yan, ako ang una, siyempre, kahit retroactive o prospective ang application ng batas na sinasabi mo, payag ako, bakit? Wala pa akong nanakaw, bakit? Hindi naman ako government official. Pero pag yan ay na-retroactive mo, maraming mamamatay dyan. Sa tingin ko, wala nang quadcom. Hindi, wala na, tinigil ang hearing. Wala naman ako sinabing ano, kung gumagana. Pero ito pa, may gusto pa ako itanong kay, ano, kay attorney. Kasi siyempre, kayo, attorney, batas. So ano pong masasabi niyo dun na una-una sa Quadcom na halos may mga, katulad niyan, yung isa dyan, si Castro, eh convicted pero nandun sa hearing. Imbis na dapat nakakulong, eh nandun ho, nakalaya at nagano pa. At nagtatanong pa kay sa hearing. Okay, kasi ang ini-invoke nila dyan, a conviction is not yet final and executory unless umabot yan sa Supreme Court. Kaya ini-invoke nila yung presumption of innocence. Pero, syempre, ang pumapasok dyan sa question mo is a matter of delikadesa. Yun. Oo, delikadesa eh. Na, teka muna, ako ay na-convict ako. Okay? Mahiya ka naman. Ako. Parang, teka muna, iwas muna ako. Pwede ba manahimik muna ako at magdadasal ako na ma-acquit talaga ako totally doon pagdating doon sa Supreme Court. Pero kung ang tao ay wala na talagang hiya, kasi kung pakapalan ng mukha na yung laban diyan, wala na tayong magagawa diyan kasi. Pero pwede kayang yung speaker ang magbigay ng parang rules na pag convicted ka na, even if it's not final, don't join any hearing or pwede ba yun? Pwede naman, siguro bubulungan niya lang, sasabihin sa iyo na teka muna, dahil kasi mukhang hindi talaga maganda sa pandinig at saka pang yun
makita ng taong bayan na nagtatanong ka ng ganyan, huwag ka na, iba na lang muna. Kaya iba, iba ata na bulong eh. Day, banata mo si Duterte. So, sa madaling salita pala, attorney, kahit na convicted ka, basta galit ka sa Duterte, pasok ka. Yeah. Alam mo, ito nga ang problema dyan eh. Ito, comment ko lang ito eh, no? Kasi, di ba meron nagtanong doon? You know, the question of that lawyer is a very, very brilliant question. Ang sabi niya, may we know what are the proposed legislation on the table so that we could contribute intelligently. Ano ba ang gusto ninyo sa amin? Because we are resource person. That is a brilliant question. Kasi investigation or inquiry in aid of legislation. Dapat malinaw muna, ano bang batas na gagawin? Kasi kung ang batas na gagawin dyan is criminal law, sobra-sobra na yung revised penal code, may mga special laws pa. So either felony or offense, sobra na yung batas dyan eh. Halimbawa, gagawa sila sa batas sa pagnanakaw ng pera, ay sobra-sobra na yan eh. Kung gagawa naman sila sa batas ng pagpatay na involve yung public official, meron na rin batas yan. So kaya ngayon, napagdududahan at malinaw talaga na wala nang ginawa yan kundi habulin ng habulin at sirain yung reputasyon ng mga Duterte. Meron daw pong ano, batas, Romualdez Law. Yan ang hindi ko pa nababasa. Yung walang batas-batas. Ang batas na yan eh, usige ng lahat ng kalaban ni Romualdez. Yeah. Pero kung ako, to be fair, no, kasi ang trabaho naman nila gumawa ng batas. No. I think they should stop this investigation and leave it to the judiciary or doon sa prosecutor. No. Kasi mahirap yan. Trabaho ng prosecutor yan, trabaho yan ng mga judge and mga justice, di ba? Tapos, abogado yung tatanungin ng hindi abogado. Parang may mali. Mali talaga. Kasi unang-una, baliktad, payag ako na pwede silang mag-conduct ng malahiring na style dyan kung sumusunod sa at least naman rules of court. Kasi alam mo ang rules of court, hindi kasi totoo yan na sa korte lang. The rules of court applies in supplitory character. Diyan sa Senate rules at saka sa House of Representatives rules na pag nagkaroon sila ng hearing. Kasi alam mo kung sa korte yan, mapapahiya ka sa judge. Baka banatan ka ng judge, sipahin ka ng judge eh. Pag nagtanong ka, sasabihin ko ng judge, o di kaya yung kapwa mo abogado, sasabihin ka, objection your honor, the question is irrelevant. So siyempre, minsan sasabihan ka ng judge, you rephrase your question, o di kaya huwag yan kasi the question is leading. Mm-hmm. Bawal din kasi yung mga misleading questions sa pagkalimbawa, nagkakaroon ka ng examination, di ba? Tapos gusto mong palabasin, you are leading the witness to the answer or to a fact that you want to solicit and establish to make it appear that this is already true na wala pa namang ebidensya dyan. Eh, yun po ginagawa nila sa ano eh, Kongreso eh, para napansin ko eh. Lalo pa yung contempt na yan. Ang tanong ko rito, nabasa ba talaga yung batas dyan? Yung mismong pinagmulan ng contempt. Kasi meron tayong rules of court na dyan, kinopia lang yan eh. Yan talaga ang source ng direct and indirect contempt. Halimbawa, nagsinungaling. Kagaling ng mga tao, no? Alam agad na nagsinungaling. Ikaw ba malalaman mo yung tao nagsisinungaling o hindi? Dinay pa nila Diyos eh. Kaya minsan sasabihin sa iyo, nagsisinungaling ka, I will cite you in contempt. Problema doon, ano ang patunay mo na lahat ng sinabi niya puro kasinungalingan? 100% puro kasinungalingan. Yung paano kung tumama naman siya doon sa ibang pinagsasabi niyan? So nilahat mo na, may narinig ka lang. Hindi ba pwedeng nagkamali siya, misappreciation of facts, ibang pagkaintindi niya, iba yung naisagot. Eh hindi mo nagustuhan yung sagot, titira ka ngayon ng contempt, malaking problema yan. Kasi sobrang naaabuso na yan. Kahit sinong tanongin mong abogado, kahit yung pinakabobong abogado. O teka muna, baka man sabihin ng mababatas, ano? Teka muna, ito si attorney, parang bobo rin ito. Hindi ako papayag niyan. No? When I was studying in law school, no? Lalo pag criminal lang pag nag-uusapan, ipakita ko sa kanila, I got a grade of 98 in criminal law 1. Anyway, no, dali lang. Sige, sige. Patunayan nyo nga ho yan, pwede ko bang kayong abogado ko? Ang dami ko ang kaso. Doon lang sa criminal law 1, ha? Pero sa ibang law subjects, medyo mababa ako doon. Hindi ka po pwede maging magaling sa lahat ng bagay. Pero pag-usapan natin, lalo na pinag-usapan doon sa kasama ba dyan sa Quadcom? Yung libel? Kasama doon sa... Meron tayong congressman, si Congressman Atrasado.
galing sa lahat. Atrasabante. Si Congressman Atrasabante. Ako ang masasabi ko lang dyan. Atrasado. Mas maigi talaga kapag ka, halimbawa ikaw ay napasok sa simbahan. Doon ka na lang. Mas maigi talaga na palaganapin mo na lang yung salita ng Diyos. Mm. Kasi pag napasok ka sa isang bagay na medyo hindi talaga match doon eh. Mm. Para mahirap eh. Kaya kita mo lumabas yung mga, di ba doon sa social media, hindi ako makapaniwala, totoo kaya ito. Pagkamahal-mahal ng mga sasakyan. Ay, sabi, iniisip ko baka mamaya sinisiraan lang. Eh, pero wala man tayong personal knowledge. Kaya sa atin, kung totoo man yun, eh hindi naman kasi para sa Diyos yung mga maluluhong mga bagay eh. Kasi pagpapakumbaba eh, so dapat wala kang mamahaling relo. Kasi sa halagad ka ng Diyos eh. Actually, sa totoo lang, okay lang naman din kung ang yumayaman yung buong kongregasyon at kung dumadami kayo, katulad ng KOJC, di ba? Kay Pastor Kibuloy. Ah, kasi lagi nila na yun, may bakit yan, may jet yan, may ganito yan. Ginagamit yun sa ministeryo. So, yung buong ministeryo ang nakikinabang. Hindi katulad ng iba dyan na bishop, siya lang ang nakinabang ng relo niya. Di ba? Hindi naman siya nang kasi yan ang lagi nilang kinukumpere. Eh. At saka makikita mo yung ganda nung kongregasyon at saka yung ganda ng KOJC. Kaya nga pag tiningnan mo yung yung camera nun sa bishop na yon, hindi nga tumatapat sa kongregasyon eh. Paano? Bilang mo lang eh, karamihan, choir. Tapos the rest, mga 10, stop siguro yon. Di ba? Hindi lumalago. Bakit? Sound effects pa yung palakpak. Oo. So, unless, katulad nga ng KOJC, nakita mo talaga na ang laki ng pagbabagong nagawa. Even if ang kinagandahan nga kay Pastor Kibuloy, yun talaga ina-apply niya. Kung ano ang nasa Biblia. Kasi alam niyo, 'di ba? Sabi nga it's not the yung naniniwala lang, it's the doers. Importante 'yun. Ganun ang si Pastor Kibuloy. At nakikita kay Pastor, si Benny hindi mo makita sa kanya. Oo nga. Pero may nag-message. Sino yun? Overtime na kayo. So, galit na si... Galit na si... Dito? Sino yan? Galit na yung susunod na host. Sige, bago tayo magtapos, para naman sa ating Christmas countdown. Ayan 37 days na lang mga banateros at Pasko na. Shoutout muna natin yung mga dumalo sa tree planting, no? Ayun. Ang mapasundalo at hindi man member ng KOJC member, maraming salamat sa pagdalo nyo sa tree planting activity. Ngayon, ang guwapo. Pag-usapan natin bukas yan. Ano ba magtanim, no? Ay, grabe, nag-lotion pa siguro yan. Grabe. Ay, grabe, clay sa bulip. Nagtanim lang, nag-makeup pa. Bigyan muna natin ng pagkakataon ng huling mensahe ni Attorney para ho sa bago tayo magtapos. Ayan, maraming salamat at tayo po inabigyan ng pagkakataon na makasama natin yung mga banateros. No? Kasi napapanood ko lang ito sa Betamax. Betamax ngayon. At syempre, sabi ko, isang balang araw makakasama ko ito si Banat Bay. Kasi alam mo, gusto ko lang talaga makita kung may itsura talaga sa personal. Patay na. Medyo meron pala talaga. So, lahat pala. Akala ko, mali kasi dinig ko eh. Akala ko mas kulados yung mga makakasama ko. Pero maraming salamat sa mag-apati tayo. Pagbibigay ng pagkakataon, no? Yes. Na makasama sana kayo. Hindi itong huling kasi marami ho kayong kaalaman patungkol po sa mga issue. Sana maimbitahan po namin kayo sa susunod po. Walang problema. Basta may oras tayo at sisikapin natin at makatulong sa ating mga kababayan. Ayun. Sige, kayo. Mensahe niyo bago tayo magtapos. Okay na ako. Bukas na lang. Okay. maraming salamat. Kita-kita ho ulit tayo next year. Paalis na po. Karating na po. Hindi, alam niyo pa, maraming salamat po sa mga kababayan natin na OFW dyan sa Japan. Marami po tayong na-meet dyan. Talaga namang napaka, sisipag ho nila dyan. Okay, kita-kita po tayo ulit mga banateros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. Ako naman po si Coach Oli. Ako naman si Master Jovea. At ako naman po si Jay Guevara. Attorney. At ako naman po si Attorney David Casillon. Para sa Diyos at sa Pilipinas na ating mahal. Para sa Diyos at sa Pilipinas na ating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo.
kailangan nandoon ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, panatag. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang panatero, yes. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang panatero, boses ng ordinaryo Pilipino. Panatero, say walang makakaawan. Yan ang panatero, yes. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang panatero, boses ng ordinaryo Pilipino. Panatero, say walang makakaawan. Philippines can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. Kung leader ka, talagang dapat tumpak ang ginagawa mo, lalo na sa pagsugpo ng kasamaan. Leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens by instituting systems of fairness and equality. Leaders should not be a terror to good conduct. Proverbs 17:15, he that justifieth the wicked and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Kung ako ang tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko, garantisado. Metikuloso kong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito, panatag ang loob ko. Gandang umaga po, sir. Puntang po. Puntang. Kung gusto mo ng dekalidad na gasolina, pero sulit ang halaga, pag-clean fuel ka. This is SMNI News Channel, Truth That Matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.